Sinimulan na ang rehabilitasyon ng Roxas Boulevard. Ayon sa DPWH, tatagal ang pagkukumpuni ng kalsada ng 6 na buwan. At live mula sa Roxas Boulevard, may unang balita si Bam Alegre. Bam! Marie, sumasa ilalim ngayon sa rehabilitasyon yung ilang bahagi ng Roxas Boulevard dito sa Maynila. Tulad nitong kinatatayuan natin sa northbound lane sa tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Tatagal daw ang rehabilitation na ito sa loob ng 6 na buwan, 180 days, at nagsimula yan noong Biyernes. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, layo ng proyekto na gawing konkreto ang Roxas Boulevard para maging mas matibay ito, lalo na't mga truck ang madalas sa dumaraan dito. Sa EDSA Pasay Area, 530 linear meters ang kabuuan isa sa ilalim sa rehabilitasyon, habang 989 linear meters naman sa Maynila mula P.O. Campus Street hanggang Quirino Avenue. Para naman hindi gaano makasagabal sa trapiko, alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw sila mag-full blast sa road reblocking. Ito ang unang major rehabilitation na gagawin sa Roxas Boulevard. Sa mga nakalipas na taon, puro maintenance lang daw ang ginagawa ng DPWH kapag may nasisirang bahagi ang Roxas Boulevard. At ang makikita ninyo sa ating likuran, may isang lane na hindi nagagamit ngayon dito sa northbound lane, at dahil dyan may bahagyang pag-safe ng daloy ng trapiko, lalo't nagsimula na yung rush hour. Pero sa mga oras na ito ay moderate yung daloy at wala pang build-up. May stoplights pero patuloy naman yung usad ng trapiko. Sa kabilang lane naman, sa southbound lane, may mga stoplights din kaya nagkakaroon ng bagyang stoppage, pero patuloy rin ang daloy ng trapiko papunta ng southbound lane ng Roxas Boulevard. Yan ang latest dito. Ako si Bam Alegre, buong puso para sa Pilipino.